Parang ni-rape ng 10 kabayo, drug, pero di susuko. Ayan, oh. Grabe, para ng kutsilyo yung buto sa kadibdib, oh. Pumayat. Ganda ng katawan na ito dati. Yan, mga kalapatids. Nakita nyo na naman yung pagmumukha ko yan. Alam ko na, i-comment nyo, baby ama yan. Mukha tayong baby ama today. Yan, medyo malas yung hairstyle nating nakaraang season, kaya naggupit ako ng ganito, baka sakali. Yan. So anyway, dito na ako sa loop natin, and meron agad akong natanaw na bumalik galing doon sa training. Ayun siya, oh. Yan, oh. Yan, silipin natin, pakita ko sa inyo, pakilala ko rin sa inyo kung sino tong ibon na to. Right? Pati toon, kid ads. Yan, papasukin natin siya, mga kalapatids. Tingnan yung itsura niya, oh. Ayan, oh. Ayan. Durog, pero di susuko, mga kalapatids. Ayan, lahilay yung pakpak, no. Parang ni-rape ng 10 kabayo. Durog, pero di susuko. Ayan, oh. Apogi yung ibon na to, eh. Ito talaga, hindi ko naman talaga dapat pang raise to, mga kalapatids. Kaya lang kasi, binili ko to para pang stock bird. Ayan. Yung, bali, naging kak kasi siya, eh. Pang ano ko sana to, pang sundot ko dun sa mga bloodline ni Staborn. Itong ibon na to, mga anak ng mga 1,200 kilometer champion. Kaya lang, naisip ko kasi mas gusto kong bago maging breeder ngayon sa loft ko, eh na-erase ko muna. Yan. Kaya, pero magaling siya, mga kalapatids. Mantakin mo, never ko natos itong mga ibon na to. Ang naitos lang to, nasama sa training to, ah, nung 60 kilometer. Yan. And then nakauwi siya, sinakay ko uli nung 120 ba yun? So nakakadalawang beses na siyang 120. Yung pangatlo niya, yan, ewan ko, nanggaling na siya sa 120 nung last Tuesday. Tapos nitong Sunday, pares lang naman ang distance. Ewan ko, saan napunta ito, mukhang na wrong way. But yan, magaling to ibon na to. Kasi, takin mo, nakabalik pang mag-isa, oh. Yan, papasukin natin siya. At recover natin. Tapos pakwalan natin itong ano. Yan, pasok, pasok. Pasok na, huwag mahiya. Galing to ibon na to. Hindi ko lang, baka hindi ko na erase to. Ayan. Bali, kulang pa rin tayo ng isa, dark checker. Yung mga late breed na ibon. Ayan, ayun lang, kulang natin. Di, pasok na. Mukhang nangayayat ka. Saan ka nang galing? Pasok, pasok. Ha? Saan ka galing? Pasok na. Kawalan muna natin siya. Ay, siya. Siya pala. Ito pala. Ito mga to. Ito, hindi natin pakakawalan. At papakainin na natin siya habang rumoronda itong yan, itong mga kamote. Ayan, o. Oh. Yun, o. Oh, pogi talaga nun. Wala na? Mabilis, ha? Wala na? Wala na nga. Alright. Doon ka na sa loob. Yan, kain ka dyan. Papakainin kita. Yan, mga kalapatid. Social, no? Siya lang mag-isa kumakain. Yan, grabe. Halatang ano, nang hina, mga kalapatids. But at least nakauwi pa rin. Yan. Galing, ayos, ha? Pagaling ka, ha? Layo yata na napuntaan na ito, ha? Sa alit na pa-north, napapunta pa ng sa south lalo, ha? O, yan, mga kalapatids. Ito na siya, oh. Grabe, para ng kutsilyo yung buto sa kadibdib, oh. Pumayat. Ganda ng katawan na ito dati. So, yun nga, nagbago na kasi yung pananaw ko kahit na direct na anak ng 1,200 kilometer champion to, o kahit anong race pa nag-champion yung magulang na ito. Pero gusto ko kasi mangyari ngayon, nagbago na yung pananaw ko. Gusto ko, bago siya maging breeder, kailangan na yung mga gagawin kong breeder ngayon, eh, kailangan na erase, mga kalapatids. And magaling siya magaling siyang racer. And yan, bago siya maging breeder dito sa loft ko. So, yan. So, hindi ko na siya i-re-race kasi too late na para recover. Tinry ko lang naman. But, yan, recover na lang natin siya. So, yun. Ayos. Kulong natin siya. And then, napansin ko medyo dark yung dila niya. Pagka kasi dark yung dila, ibig sabihin yung circulation ng oxygen sa katawan niya ay hindi ayos or stress siya, mga kalapatids. Dapat ang magandang kondisyong ibon is yung dila niya is
pinkish, ganun, mga kalapatids, or medyo mapula-pula, ganun. Ayan, ganun sana yung condition na ibon na hindi stress. Pero pagka dark na siya, ayan, makikipansin nyo yung ibon, mga kalapatids, normally. But hindi lahat, ah, merong mga ibon na bloodline nila is talagang yung dila is dark. So titingnan nyo rin yung ibon, yung mga ibon nyo, mga kalapatids, alright? Ayan, pasok na natin to. Yan, training na naman tayo bukas, mga kalapatids. Ayan, oh. Ganda na nila, kinondisyon ko na yan, mga kalapatids. Dire-diretso na yung conditioning natin, pati yung sa patuka. Yari na rin akong maglinis ng labas at loob ng kalapati natin. Yan, tingnan natin kung saan sila aabot. So, last training na natin to, and then the following week, August 19 yata, start na ng race dito, Old Bird Race. 170 kilometer agad. So sa ngayon wala talaga akong pakialam dun sa amang unang race, yung mga short distance. Nagpe-prepare talaga ako dun sa malalayo, yung 700 plus kilometer, saka yung 900, saka yung 1000 mahigit, mga kalapatid. Sana makasungkit tayo dun. Gagawin kong lahat para makasungkit tayo dun. Pagpalain nawa tayo. Ayan, oh. Babatakin natin yan, mga banda. Ngayon masyado pang maaga magseryoso. Yan, pagka malapit na yung mga 700, saka tayo saka natin sila babatakin. Pagka nakayari na ng tawid dagat. So yung tawid dagat kasi dito mga 600 kilometer yung layo sa akin nun, eh. So pag nakatawid na sila, doon tayo magbabatak ng ibon, mga kalapatid. Ngayon masyado pang maaga para magseryoso, kaya hindi ako nagtotos, eh. Sinasabay ko lang sila sa training, eh. Yan, so dito ko lang ngayon yung vlog natin, mga kalapatids. Update ko na lang kayo and training na nga sa susunod nating vlog. Alright, saan lang tayo mag-shout out. See you next vlog, maraming salamat ulit, and pakishare and like ang ating video. Bye.